Earth Signs, welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Jama's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Umpisahan muna po natin ang ating reading mula sa ating mga Archangels. So tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong Wednesday. Yan. Tignan natin, okay? Okay, so tignan natin. Yan, may distraction na naman. Always na lang. Tignan natin. Earth Signs, mensahe po sa'yo. Meron tayo ditong mula kay Seraphim, Seraphiel, tune in to the divine will, open to higher illumination. So, ang sinasabi lang sa'yo dito is huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa, Earth Signs. Diba? Kung ano man itong mga ginagawa mo, kung hindi man umaayon sa'yo ngayon, do not worry kasi may mas magandang plano sa'yo. Si God, si Universe, kung sino man po yung pinaniniwalaan mo. Okay, tune in to the divine will. So, huwag niyong kontrahin. Kung meron ngang nawala, huwag niyong panghinayangan. Isipin niyo lagi, doon kayo mag-look forward kayo. Diba? Na may mas maganda pang mangyayari. Kung merong nawala, may darating na bago. Diba? Kung merong hindi nag-work out for me, may mas maganda pang darating. So, dapat hopeful kayo. Tapos, open to higher illumination. Pakinggan nyo yung sinasabi ng intuition nyo. Minsan naman kasi, diba, meron naman kayong mga alam, meron kayong nafe-feel, may gut feeling kayo, diba, may instinct kayo, pero minsan hindi nyo yung ginagamit. Hindi nyo sinusunod kasi nagdududa kayo. So, kung tingin nyo, lagi kayong nagdududa sa sarili nyo, Earth Signs, try nyong balansehin yung inyong root chakra. Search kayo dito sa YouTube, root chakra meditation. 15 minutes yun yung pinakamaigsi. Try nyo yun. And then, pagkatapos, kunwari na-balance nyo, magde-decision kayo ngayon agad-agad. Tignan nyo, hindi nyo pagdududahan yung decision nyo. Magiging very firm kayo. Pwede nyo yung araw-arawin hanggang sa, kasi, mabilis lang kasing maging unbalanced yung mga chakras natin eh. Kaya dapat consistent din tayo na balansin sila, nagamutin sila, ganyan. Tignan pa natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Earth Signs. Earth Signs. Ano pa po yung mensahe natin for Earth Signs, Spirit Guide? Meron tayo ditong, a win-win outcome is forecast. O, diba? Full moon in Libra. So, maybe yung moon nyo is in Libra. Like me. Ayan. Earth Signs. A win-win outcome is forecast, 'di ba? Kahit ano yung mangyari dito, kung meron man yung iba sa inyo, baka meron kayong case na nilalaban or mayroon kayong ilalaban na case, hindi niyo pa yan nagagawa. Malaki yung chance dito na mananalo kayo. Full moon in Libra. Okay? So dapat lang syempre maging transparent kayo. Tapos you know, alam niyo yung nilalaban niyo. Alam niyo yung pinaglalaban niyo. Tignan natin dito. Kahit anong mangyari dito, panalo ka. Yun yung lumalabas dito, Earth Signs. Ano pa? Ayun, tignan natin. Ano pa yung mensahe sa'yo? Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs. Earth Signs. Oops. Meron tayo ditong Lost Love. Paras kayo ni ano, ni si fire signs. Yan, baka fire signs yung ano nyo, kadil nyo. Surrender, healing, release. What you need to release, what you need to heal, and ano ba yung mga kailangan mong i-surrender kay universe. Kasi yung iba sa inyo, naliligaw kayo ng landas. Kasi, pinagpipilitan nyo yung gusto nyo. Diba ganun yun minsan? Kapag, diba pinupush natin talaga, hindi, ipupush ko to. Pero minsan talaga, hindi siya umuubra, hindi siya pa pwede, kasi hindi talaga yun yung para sa'yo. Minsan take time to reevaluate your life. Ano ba yung mga gusto mong gawin na sa tingin mo ay hindi naman makakabuti sa'yo? Gusto mo siya pero alam mo na hindi naman siya makakabuti sa'yo. Diba? Ano ba yung mga kailangan mong i-release? Situation, people, madami kasi sa inyo. Hindi nyo pa yan nagagawa kasi meron kayong attachment nun sa taong yon or sa bagay na yon. And yun, natatakot kayo.
na, you know, tignan pa natin, ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay Earth Signs pagdating sa kanyang career, pagdating sa kanyang finances. Spirit guide, pagdating sa career. Pagdating po sa career ni Earth Signs, meron tayo ditong 8 of Swords. Ayan. So, yung iba sa inyo, sobrang focus kayo sa inyong trabaho. Wala na kayong ibang nakikita. Kung hindi trabaho, trabaho, trabaho. Sobrang dedicated nyo. Pero yung iba sa inyo, nahihirapan kayo. Nasa-suffocate kayo dito. Para bang Earth Signs, sinabi mo na sa sarili mo na hanggang dito na lang ako. Yung iba sa inyo. Diba? Kasi piniringan nyo na yung mata nyo. Diba? Tingnan nyo. Nakapiring yung mata nyo dito. Na parang ito na lang yung trabaho na para sa akin. Oo. Yung iba naman sa inyo, masaya kayo kasi maganda yung sweldo dyan. Pero yung iba kasi, hindi na nga kayo masaya dyan sa ginagawa nyo. Hindi pa masaya yung bulsa nyo. Diba? Meron tayong Page of Swords. Ayan o, baka kung meron kayong mga pinag-applyan before, try nyo ulit applyan. Baka matanggap po kayo. Mas malaki yung chance kasi Mercury retrograde pa hanggang June 3. Ayan, hindi pala June 2, June 3. The Hangman, o, diba? Hindi na kayo masaya sa trabaho nyo, sa ginagawa nyo. Ang hirap kaya niyan, yung lagi kang na-stress, o, diba? Four of Cups, alam mo na walang promotion na mangyayari. You know, kaya yung iba sa inyo, parang tinatanggap nyo na lang na hanggang doon na lang kayo. Wag. Madami pa kayo magagawa sa life nyo. Diba? Siguro, sige, mag-lay low muna kayo kasi baka pinapakiramdaman nyo din si universe or si God ano ba yung ibibigay niya sa'yo. Diba? Need mong i-release kung ano man yung kailangan mong i-release. Ayan, pero tingnan nyo, kayo lang yung makakatulong dito sa sarili nyo. Tsaka tingnan nyo, puro swords. Ibig sabihin, may conflicts, hindi talaga kayo masaya. Hindi kayo nag-enjoy dyan sa trabaho, lumabas pa si The Hangman. Diba? Oo, madami ka nang sinacrifice dito sa trabaho mo. Or basta madami kang sinacrifice. Yung iba nga sa inyo, hindi kayo nag-aral para pag-aralin yung kapatid nyo. Diba? Nagtrabaho agad kayo para may paaral kayo dun sa mga kapatid nyo. Yung iba sa inyo, feeling nyo hindi kayo na-appreciate. O hindi talaga kayo na-appreciate. Meron kang, yung iba sa inyo, may napapunta kayo na kapatid sa ibang bansa. Pero, meron din sa inyo, kinalimutan. Okay, so tingnan natin. Spirit guide. Sabi nga, hindi pa huli yung kahit anong age mo, hindi pa huli para gumawa ulit ng bagong plans, para mangarap ulit. Diba? Hanggat may buhay tayo, go lang. Kung ano man itong mga pangarap nyo. Kung hindi nag-succeed sa isa, punta ka naman sa isa. Diba? Hanggang sa mahanap mo kung ano ba talaga. Or kung para saan ka ba. Tignan natin pagdating naman sa iyong kaperahan. Meron tayo ditong The Chariot. Meron tayo ditong 8 of Pentacles. Tingnan mo, maganda naman yung kaperahan mo. Kaya lang kasi kailangan talagang pagtrabahuhang mabuti. 3 of Cups. So, yung iba po sa inyo, may attendan kayong party. Yung iba naman sa inyo, baka may... Yung negosyo nyo, ayun. Yung negosyo nyo is about food catering. Or basta sa food industry kayo, ganyan. Yun yung inyong negosyo. Yun yung pinagkakakitaan nyo, yung iba po sa inyo. Alam nyo yung, kunwari, yung mga gumagawa kayo ng almusal, ng merienda. Try nyo din gumawa ng mga ulam. Yan, catering business. Earth Signs, maganda yan para sa inyo. I don't know kung ba't yan yung naano ko. Pero yun, kasi nga may party dito, may celebration. Kung magaling ka naman talagang magsalita, alam mo yun, yung, ano ba yung tawag dun? Magaling kang mag-talk. Meron tawag dun eh. Basta yun. Oo. Try mong mag-catering business. Malaki kaya yung kita dyan. Kasi may markup price, may buffer margin. Ako basta ganun. May mga ganun-ganun yun. Kaya wala kang lugi dyan. Oo. Meron pa nga ano, ang alam ko dyan, nakalimutan ko na, pero pinag-aralan namin yun dati. Ano yun?
kunwari mayroong pasobra, pero actually wala talagang pasobra, bayad din yung pasobra na yon. Pero akala mo lang nakatipid ka, ganyan. Diba? Pero kasama yun sa binayaran mo talaga. Kaya try nyo kung ano, kung magaling din kayong magluto, ganyan. Try nyo. Earth Science, catering business. Malaki po yung kita dyan. Tignan natin. So, maganda yung finances nyo actually. Kasi may success dito. Ayan o. Meron kayong siguro pinagpaplanuhan. Yung iba po sa inyo, ayan, may gastos talaga kayo. Kasi, merong, hindi ko alam kung ano yung hinihiling nito. Baka anak mo to, ganyan. Hinihiling niya yata is vacation. Kung hindi party, vacation yung hinihiling niya. So, ayan, baka sa weekend, meron kayong pupuntahan. Mm-mm. Or maybe invited kayo sa birthday, ganyan. Tignan natin. Kung ano man to, birthday, kasal, basta occasion. Pagdating naman po sa love life, spirit guide, tignan natin. Earth signs, pagdating sa iyong love life. O, tignan mo. Marerelate ko tuloy yung a win-win outcome is forecast. Kasi nga, diba dun sa catering business, talagang wala kang talo dun. Spirit guide, tignan pa po natin. Pagdating naman sa love life, para sa mga single, in a relationship, at married, single, in a relationship, at para po sa mga married, meron tayo ditong heart with a key. So, abundance, acts, and the heart with a key. Tingnan natin. Oo, marami sa inyo ngayon, oh. Nagpo-focus kayo sa inyong finances, sa inyong career, how to improve yourself, self-love, yan. Yan yung pinagpo-focusan ng mga single sa inyo, earth signs. Tignan natin. If may paparating sa'yo, or kung sino man tong paparating sa'yo, ano yung nafe-feel ng taong to sa'yo, ano yung intentions niya. 3 of Wands. Okay. Mukha nasa malayo. Could be OFW. Pwede rin na ibang lahi. Justice. Okay. Very honest yung taong to. Straight to the point din siyang magsalita. Masipag. And 5 of Swords. Yan. Kaya lang, kasi 5 of Swords, that is defeat. Madali siyang panghinaan ng loob. So parang, kasi magiging very honest sa'yo yung taong to, earth sign. So kunwari nagtapat siya sa'yo ng love, mapababae man to or lalaki, it doesn't matter. Tapos nireject mo siya, mabilis din siyang susuko, ganun. Or sabi natin susuko siya, ganyan. Pero marirealize niya na, hindi, ipoperso kita, ganyan. Tignan natin. But, syempre, dahil nga galing yan sa malayo, kilalanin mo muna. Kasi syempre, diba mamaya may tinatago yung asawa or girlfriend, diba? So, tignan naman natin pagdating naman sa mga in a relationship. Ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo? Meron tayo ditong 10 of cups. So, this is about family. 8 of cups. Okay. Yung person mo, I don't know if separated siya. Ayan, baka meron siyang first family. 5 of wands. O nga, may mag-aaway kayo dito. Meron siyang babalikan kasi dito. Kaya may break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ayan o, may pag-alis talaga dito. Kasi lagi na lang kayong nag-aaway. Nitong person mo, hindi ko alam kung kinakasama mo siya. Okay? Kung kinakasama mo to, may babalikan siya. Yung family niya. Yung first family niya. Or maybe, kaya to aalis. Kasi meron siyang nabuntis. Basta meron siyang babalikan. Meron siyang pupuntahan. Parang may reserba siya. Ganun. Ganun yung ano. Nafe-feel ko dito at nakikita ko. Earth signs. Hindi kayo magkakasundo ng taong to. Ayan o. Kung hindi pa to nangyayari sa inyo, mukhang mangyayari pa lang. Yan.
nahiwala yan. Tapos yun, parang hindi na kayo papansinin, ibablock na lang kayo. Or maybe nga, baka nakablock na kayo ngayon pa lang sa social media accounts niya. Tignan naman natin para sa mga married. Para po sa mga married. So, may papauwi dito. Tignan natin. Knight of Swords. Three of Swords. Naku, ano to? And Temperance. So, kami nagtsatsaga dito. Two of Wands. May papauwi. Oo nga. Meron kang hinihintay dito. Okay. So, may nagkasala dito. Ayan. Dahil sa kapusukan. So, hinihintay mo na lang ngayong umuwi. Actually, uuwi pa to sa'yo. Ikaw pa rin yung pipiliin ng taong to. Sabihin natin na, ayun, nagpapakasasalang siya kay third party. Ganun. Pero babalikin sa'yo, matatauhan yung person mo. Diba? Nasa'yo pa rin yung huling halakhak. Ganun. Earth signs. A win-win outcome is forecast. Nine of Wands. Okay, medyo kinokontrol kasi siya ni third party ngayon. Pero matatauhan din yung asawa mo. Okay? So, yan lang po yung mensahe. Earth signs, maraming salamat and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day. More blessings to come and God bless you po. Bye-bye!